Suportado naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang posibleng pagsuspinde ng pribilehiyo sa Writ of Habeas Corpus. Pero ang ilang eksperto sinabing walang basihan para gawin ito. Balitang hatid ni June Veneracion. But if you force my hand into it, I will declare the suspension of the Writ of Habeas Corpus. Not martial law. Wala akong balak sa politika. But I will, kasi wala akong remedy. Yan ang banta ng Pangulo. Kung hindi pa rin daw masugpo ang mga problema tulad ng rebelyon, terorismo at droga. Giit ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., malaking tulong ang suspension ng pribilehiyo sa Writ of Habeas Corpus sa pagsupil sa drug personalities. Hindi kasi biro ito eh. You have a list of more than 4,000. Na kung isa-isahin mo, papailan mo ng kaso, ay kakapusin ka sa panahon. Hindi tungkol sa paghahain ng kaso ang Writ of Habeas Corpus, na salitang Latin para sa ilabas o ipakita ang katawan. Sa halip, pribilehiyo ito na maari nating hingin sa korte kung meron tayong kilala o kaanak na dinampot, hinuli, inimbitahan o ayaw palayain o palabasin. Dahil sa pribilehiyong yan, maaring obligahin ang mga pinaniniwalaang may hawak sa sinuman na iharap sa korte ang nawawalang tao. Pangako ng PNP, babantayan nila ang kanilang mga tauhan. Kahit na anong measures, kahit na anong bang batas na andyan, kung talagang basically abusado yung kapulisan ninyo, mag-aabuso talaga yan. Nitong Setyembre lang, nakitang patay ang OFW ni si Mark Anthony Culata, na huling nakitang hinarang ng mga pulis sa isang checkpoint sa Tansa, Cavite. Kung hindi nakita ang kanyang bangkay, malaki ang maitutulong ng Writ of Habeas Corpus. Gamit ito, pwedeng utusan ng korte na ilabas si Culata ng mga pulis na huling nakitang kasama niya. Pero kung walang Writ of Habeas Corpus, hindi maaaring pilitin na iharap sa inyo ang nawawalang kaanak o kilala. Ganyan ang martial law, kung kailan maraming disaparasido o yung mga nawala na lang, kabilang ang mga ilang inaresto dahil kritiko ng gobyerno. Sakaling ipilit ng Pangulo, kailangang reviewin ng Kamara at Senado ang suspensyon matapos ang 48 oras. Pero ngayon pa lang, may mga umaalma na dahil sa ilalim ng batas, pwede lang suspindihin ang pribilehiyo kung may banta sa seguridad ng publiko. Wala naman nag-i-invade sa atin eh. Unless sasabihin ng presidente na in-invade na tayo ng China kasi hindi na tayo pwedeng mangisda doon sa panatag shoal. Wala naman rebellion dito eh. Sinabi niya sa Mindanao pero nagawan lang niyang makipag-negotiate sa MILF. Then naging kaibigan na niya si Normie Soari sa MNLF. Ayon sa House leadership, hindi nila ito basta tatanguan. Habang hihinga naman ng paliwanag ang Pangulo, sabi ng Senate President. Pero ngayon pa lang, mismong Justice Secretary ng Pangulo, sinabing walang basihan para suspindihin ang Writ of Habeas Corpus. If we are referring to Abu Sayyaf, I don't think that there is rebellion. But kasi para maging rebel ka, magkaroon ng rebellion, dapat yung group ng armed men ay dapat mayroong territory. Nung, pero itong Abu Sayyaf, wala naman. Patago-tago, palipat-lipat yan. But ang may rebellion, yung MILF, hindi pa hinog. June Veneracion, GMA News.